coisa aqui pra galera te ouvindo. Magandang tanghali sa inyong lahat. So, ngayon pupunta kami sa isa naming kaibigan na nagkasakit. So, nagkaroon sila ng COVID. Pero hindi na namin sasabihin pangalan for privacy reasons. So, bibisitahin lang namin sila pero hindi kami pupunta sa labas lang kami ng pinto ng bahay nila. Tapos dadalhan namin sila ng mainit na sabaw. So, bibili pa kami dyan sa plaza ng ramen. Ramen ba bibili natin? Ramen. Para malaman nila na naaalala namin sila. So, last year kasi ganun din nangyari sa amin. Nagkaroon kami ng COVID. So, ang daming tumulong sa amin, sumuporta, nagdasal para sa full recovery. So, ganun din ang gagawin namin sa kanila. Okay? Ay, nako. Super lamig pa rin sa labas. Pero, naman temperature ngayon? Negative 1 lang nakalagay one. Dito. Negative 1 lang naman. So pag dito sa Calgary, pag negative 1, warm na warm. Pero, so maganda na rin lumabas pag negative 1 lang. Pero madulas yung daan, no? So, hindi nila ganang kinayod. Dahil siguro sa holiday. Kaya, medyo madulas. So, ingat lang sa pagmamaneho. So, yung plaza dito, malapit lang sa amin. So, mga from sa bahay hanggang sa plaza. Town naman, town center. Or town center. Kung saan kami pipili ng pagkain, mga 10 minute drive lang. Dahil nilalakay po sa wetlands. Oo nga, no? Ay, delikado yun, no? Yung nandun sila? Sledding. Yung, sledding. Hindi, delikado yun kasi wala naman nag-check dyan kung talagang frozen yun hanggang sa baba, eh. Binabawal nila yun, eh. May ano kasi kami doon, wetland. Tapos, pag ganitong winter, nag-yelo. Kaso, Since hindi naman talaga siya officially na parang lake ganun. So walang nagche-check kung talagang gano'ng kakapal yung yelo na kung saan pwede ka rin yung mga bata pwedeng tumapak o maglaro na hindi ka lulubog. So binabawal nila yun kasi nga hindi siya safe. So ganun lang buhay dito pag winter. Ito pa isang wetland namin, no? Ano din yan, mga tubig-tubig din yan. Tapos nag-i-yelo. So, puting-puti, no? Nag-iiba talaga ang kulay pag winter. Yan, green yan. Tapos biglang mag-change ng kulay na magiging puti lahat. So, malamig. Sa town center, para bumili ng ramen. So, kasi yung ramen dito, masarap yung ramen dito na binebenta nila dito. Tapos yung sabaw, pag take out, naka-separate, diba? So, kahit na lumabig siya ng konti, pwede mong i-microwave muna yung sabaw bago ilagay uli sa sa noodles, bago mix sa noodles tsaka yung sa hog. So mainit pa rin. So ganun lang ang gagawin namin. So hopefully magustuhan din ng mga kaibigan namin na may sakit ngayon. So totoo yung kasi nung nakaraan, sabi nga nung nakaraang taon, kami naman ang nagkasakit, buong family. So
May pupos akong ano, kinompile ko yung mga videos last year kung saan makikita yung mga ka-brothers and sisters namin na ano, nagdadala ng pagkain tapos nilalagay sa labas ng pinto namin. Alam kasi nila na mayroon kami sakit. So parang bayanihan ba? It's not really about the food. Pero yung malalaman mong nandun sila para at least supportahan ka at palakasin yung loob mo para makarecover. Malaking tulong na yun. Malaking bagay na yun. Not necessary na pupunta sila sa bahay or magdala ng kung ano, kahit you know, kahit mag-message lang sila tapos tawagan ka, okay na yun kasi malilift up na yung spirit mo pag ganun. So ganun din ang ginagawa namin parang sa mga nagkakasakit nakakilala namin. Ano, pay forward ba ang tawag doon? Yeah. Pay forward para plus prayers. Oo, plus prayers. Maraming oo. Prayers. Tapos pag yun nga pag silang nagkasakit din siyempre ganun din ang gagawin mo tapos yun dire-diretso na yun, parang chain na yun. So kindness, dire-diretso na yung kindness. Dito sa roundabout, delikado dito pag mabilis ka eh. So, sa Pilipinas kasi, walang ganito eh. Pero, dito hindi ka pwedeng umarangkada kasi, lalo na pag winter at may snow, mag-skid yung sasakyan mo. Parang mag-360 degrees ka. So, kahit mabagal ka, okay lang kasi, ano, talagang, mas maganda na mag-ingat kaysa umiikot yung sasakyan at makadisgrasya ka pa. So ito na yung pinaka town center namin ng community namin. So maraming ano dito. Oops, tignan mo pag nagbe-break ako. Delikado rin kasi kailangan hindi pwede yung tapakan mo lang yung ano mo, yung brake mo tapos hihinto na siya, hindi. Kaya parang ano yung mga jeepney driver sa Pilipinas na pinapump nila yung brake nila. So ganito rin dito. Kailangan mo i-pump yung brake para kumagat siya. Minsan nakakalimutan ko lalo na pag papasok ka dito sa roundabout. Kailan pagpasok mo bago ko pumasok dito sa roundabout, nakahinto ka na kasi hindi ka nga pwedeng umarangkada ng ano, mabilis. Tapos kung hindi ka rin pwedeng mag-brake ng sudden brake kasi hindi siya hihinto. So iba talaga pag ano, ito na pala, hinjo. So ito na. Saan ba tayo mag-park? Dito na lang eh, no? Mm-hmm. No. Ah, yun nga pala. Hindi pa pala ito yung tapat. Iikot ko lang. Hirap ng mag, ano eh. Reverse. Mag-reverse. So, dito kami bibili ng ano, sabaw. Init na sabaw. Ramen. Para mainitan si kumura nila. Okay. Do I have your card? Wala yata yung card. Umalay ko. Oh. Si Miss na lang pupunta sa loob para pumili ng ano, ramen. Iba yung pinasukan sa nilabasan ano, kasi lumipat kami ng ibang branch ng Keijo kasi wala dun sa isa. Okay? Okay na? Yep. Yun, so nandito na kami sa tapat ng bahay ng mga bros and sis namin. So the text or may message na lang ni Miss na nandito kami sa tapat ng bahay nila. Tapos bababa kami at dadali namin sa pinto nila yung pinili namin ramen tapos yung mga fruits. Then hintay na lang siguro namin sila lumabas. Okay.
Let's go. Ito ba ito? Yun, so naihatid na namin and then nakuha naman nila. So away na kami ngayon. It's a nice feeling. At least paano malilifab yung, you know, spirit. Pure joy. Okay guys, see you again tomorrow for our next vlog. Bye bye, take care.